para makapagsimula sa negosyo. Kasi guys, kung hindi mo gagawin ngayon, kailan pa? Kailan ka pa gagawa? Hi guys! Good morning and good day. Good afternoon sa Pilipinas at good morning sa UK. Guys, yung video natin for today ay isishare ko sa inyo yung 10 business ideas na pwede mong gawin habang nasa abroad ka. Yes, totoo ang narinig nyo guys. So, meron tayong mga business ideas na pwede mong gawin yung negosyong ito, ang business na ito sa Pilipinas. Yes, tama ang narinig mo guys. Swak itong mga negosyong ito at tried ko na yung ibang negosyo dito. So, ano pang hinihintay natin guys? Simulan na natin. Unang-unang negosyo na pwede mong pagkakitaan at maliit naman ang capital ay peanut butter. Yes guys, habang nasa abroad ka dito, pwede kang mag-search o maghanap ng mga supplier or company sa Pilipinas na pwede mong maging business partner. Yes guys, pwede na ngayong magkaroon ng business partner ng negosyo sa Pilipinas kahit nasa abroad ka. Peanut butter, mayroon ng company na wholesaler ng peanut butter. Pwede mo siyang i-rebrand ng sarili mong logo or kung ayaw mo naman, stay ka dun sa logo nila, sa name ng company na yon. Kasi back in 2017, marunong akong gumawa ng peanut butter but gusto ko supplying malakihan na. So, nag-search ako before at may nakita ako, hindi ko lang maalala kasi ang tagal na, sa Cavite meron. Kung gusto mo siyang masigurado kung legit siya, pwede mong puntahan yung factory nila, yung company nila. So, kung meron kang mapagkakatiwalaan sa Pinas para i-check kung legit yung company, para hindi ka may scam. So, guys, yan yung unang-una, peanut butter. So, pangalawa naman natin is chili garlic. Chili garlic, guys, kung nasa Pilipinas pa ako, baka isa ako sa mga supplier or distributor nyo. Kasi isa yan sa mga negosyo ko before na umuwi ako ng Pilipinas. So, 2016-2017, if I'm not mistaken, ganun ako nagsimula. But meron ng company na pwedeng mag-supply sa inyo. Pwede nyong ibenta yung logo, same logo, o same name ng company na yon, or i-rebrand nyo. Rebranding ang tawag nila doon. So, pwede siyang maging business partner nyo. So, maraming company dyan kung saan malapit yung location nyo, yung place ng trusted person mo, trusted friends and relatives mo. Pa-check mo na kung para sigurado ka. So, pangalawa yon yung chili garlic. So, pangatlo naman natin yung clothing or apparel business, guys. So, itong clothing and apparel business, guys, ay patok na patok, lalo na yung mga trendy clothes at saka yung mga mall fold out original brands na or overruns. Ang dami-dami na. Actually, ginagawa ko na to ngayon and nakakita ako ng very legit na supplier or distributor. So, isa na rin tayo sa mga business partner nila. So, i-share ko din sa inyo in a separate video kung ano at saan yon para matulungan din kayo. So, yun guys, pangatlo natin is clothing or apparel business. Pang-apat natin is perfume. Perfume business. Marami po tayo guys na company ngayon na nag-o-offer ng kanilang brands na pwede mo ring i-rebrand ng sarili mong logo. So, naghahanap sila ng mga business partner na pwede mong pagkakitaan din na distributor, supplier sa Pilipinas. Na habang nandito ka, pwede mo... Guys, aminin naman natin everyday na sa social media tayo, especially Facebook, Instagram, TikTok. Bakit hindi mo gamitin yan? Isama mo na ang YouTube. Yan. Para kumita ka. Isa sa mga sideline business mo na pwede mong maging negosyo. Nakapag-start ka na ng negosyo while you are in foreign land. Guys. So, panglimang business natin ay alahas. Alahas, guys, is isa sa mga investment actually ng mga tao. Mostly naririnig ko,
investment natin yan kasi pwede maisanla. Pag nangailangan, pag nagigipit, pwedeng ibenta. So mostly, may mga people na bumibili talaga nito kahit mahal. Kasi may balik sa kanila. So, kung gusto mong magkaroon ng business partner, marami pong company ngayon na legit at mapagkakatiwalaan mo sa Pilipinas na pwede mong maging business partner ng mga alas or gold. So, yun yung panglima natin, guys. Pang-anim, guys, is shoes. Yung pang-anim natin is shoes ay meron na rin tayong mga company na pwede ka mag-start as reseller. Pero kung may malaki-laking kang puhunan, actually, gusto ko rin itong negosyong to kasi connected din siya dun sa apparel and perfume business ko. At meron din tayong mga legit company na nagbibigay ng ganyang price, na wholesale price, at naghahanap ng business partner, guys. But one of my plan ay idagdag din itong shoes. And pang 7 natin is bag business. Yung mga good quality bag, ay meron na rin po tayong mga supplier at distributor na naghahanap ng business partner na kahit nasa abroad ka, pwede mo silang maging business partner. Kailangan mo lang, of course, may mga payment terms sila, mostly posting, meron ka rin trusted person na i-check or karamihan, guys, sa mga sinabi ko ay meron na silang free shipping or kung may additional man, i-add nila yon sa customer. Kailangan mo i-add sa customer yung kung hindi siya free shipping. Hindi galing sa'yo. Unless malaki na yung pinatong mo at ipa-free mo na siya. Isa sa mga tips na nasi-share ko, ayan. Pang-walong business natin ay yung health products and coffee products. So guys, marami tayong naglalabas sa mga health products ngayon na patok din sa bayan natin. Patok na patok sa mga tao. At especially yung mga coffee lover, number one dyan yung DXN. Meron akong kaibigan sa Italy, meron akong kaibigan sa Pinas, sa Dubai na nagsusupply na to kung gusto nyo maging distributor. Comment down below lang kayo at ibibigay ko ang kanilang mga contact information, contact details kung paano nyo sila makontakt. So guys, number 9 ay ang beauty products. Yes guys, beauty products actually connected din. Meron din mga company na connected na connected siya doon sa health and beauty products. Kasi, but meron din namang separate. So sineparate ko itong beauty products kasi ito ay isa sa mga supplier and company or business na mayroon na pwede rin nating gawing negosyo habang nasa abroad tayo. Actually, ako din, nag-start na ako nito. Meron akong kaibigan na nasa Pilipinas na nag-distributor at supplier din na to. Since malaki ang capital dito kung gusto mo maging distributor or supplier, pwede kang magsimula as reseller. Yes guys, pwede ka magsimula as reseller. Siguro naman may kaibigan ka na or nakabili ka na, pwede ka magtanong guys sa kanila para maging isa rin siya sa mga business online business mo or negosyo mo sa Pilipinas. Pang-sampo po natin, yun yung mga snack cart online. Isa rin sa mga business na pwede mong maging negosyo sa Pilipinas habang nasa abroad ka. Yes guys, kasi meron akong mga kaibigan na yan ang ginagawa kahit nasa abroad sila. At ang lalaki na ng negosyo nila na ito kasi nag-start pa sila last year actually. Yung iba, ang tagal na. So ang laki na ng tubo nila dito. Kahit nasa abroad sila, nagagawa nila yan. So, bakit hindi mo kayang gawin din, hindi ba? So, yung mga tip, guys, ako meron akong kaibigan kung gusto mo at kailangan mo ng contact details na legit siya, comment down below lang at ibibigay ko sa'yo. So, yan, guys. So, kung gusto nyo yung clothing apparel, perfume up, business, shoes, bag, meron din tayong kaibigan na yan, health products, beauty products, may mga kaibigan tayong nagbebenta niyan, legit na supplier, distributor. Comment down below lang po kung gusto nyo. Ilalagay ko din yung kanilang information sa description box ko, guys.
So, that's all guys, our 10 business ideas na swak para sa inyo habang nasa abroad ka. So, additional or bonus information lang po guys at tips na pwede kong i-share sa inyo. Kung may kamag-anak ka, kaibigan, relatives na pwede mong mapagkakatiwalaan sa Pinas para makasigurado ka na hindi scam. Kasi, unang-una, may mga warehouse yan. Dapat may warehouse siya, may factory siya, may shop siya, may physical store na pwede mong puntahan. Pwede nyo pong kayong humingi ng favor para puntahan dun sa inyong mga kamag-anak kung legit nga ba yung company na yan. Unang tip yan sa inyo para malaman nyo kung legit yung isang company or yung supplier o business partner na gusto nyo maging business partner dyan sa negosyo nyo habang nasa abroad ka. Pangalawang tip, kailangan hindi hihingaan ka kagad ng pera. At lahat ng question mo, masipag siyang mag-reply. Yes guys, lahat ng question mo, may sasagot siya at walang fault or doubt dun sa mga sagot niya. Yan ang second tip ko. Kung may mga kaibigan ka, o may, I'm sure, may mga nabilhan ka na kaibigan, na nirepair ng kaibigan, pwede kang magtanong guys sa kanila. Pwede kang mag-ask, saan mo ba nakuha, magkano bang presyo. Kung hindi mo kayang maging supplier, distributor agad-agad, or bumili ng wholesale, pwede kang mag-ask as a reseller. Pwede mo ba akong bigyan ng reseller price para makapagsimula sa negosyo? Kasi guys, kung hindi mo gagawin ngayon, kailan pa? Kailan ka pa gagawa? Ang bilis na ng panahon, ang bilis-bilis ng time, tapos nandito ka, kung hindi ka gagawa ng paraan para maging business sideline mo, habang nasa abroad ka, tatagal ka sa abroad. Aminin naman natin na kahit gaano kaganda ang lugar o yung bansang ito, meron, gusto pa rin nating umuwi sa sarili nating bansa, sa Pilipinas. Diba? So, why spend 20 years at wala kang uuwian? I-lessen mo yung years na yun, yung goal mo, para makauwi ka ng Pilipinas. So, pag-uwi mo ng Pilipinas, may negosyong naghihintay sa'yo. Meron kang pagkakitaan. Yung mga online card. Kasi, automatic sa'yo yung papasok sa ATM mo, sa cart mo, kasi lahat ng mga business partner, ng mga distributor, ng mga health products, ng mga beauty products, ng mga snack cart franchise, yung mga franchising snack na may online shopping na sila, online shopping cart, pwedeng-pwede naman talaga sa'yo. At marami akong kakilala na at kaibigan na dyan nagsimula guys. So, yun guys, yan yung mga tip at mga ideas na i-share ko sa inyo today. Sana natulungan ko kayo at may matutunan sa mga sinabi ko. Lalo na dun sa mga subscriber ko na nagtatanong ng mga ideas at tips kung paano at anong negosyo yung papasukin nila habang nasa abroad sila. Yes guys, so swak na swak yan sa iyo at proven and tested ko yan dahil nag-start ako niyan dito ulit sa UK at marami na akong nasimulan niyan before pa sa UAE, nung nasa UAE pa ako. So that's all guys. That's all and thank you for watching and I hope na kung hindi pa kita subscriber, paki-click naman yung subscribe button and click mo na rin yung bell button para notified ka sa lahat ng mga videos ko in the future. So iiwanan ko kayo guys ng isang salita na spread love and not hate. And God bless you all. So, see you later. See you again next time sa next video. Thank you guys for watching. Ay guys, watch out pala. I-share ko din sa inyo yung videos kung paano magkaroon ng sideline dito sa UK. Business sideline naman na kahit nagabang nagtatrabaho ka, weekend, wala kang gagawin, mga negosyo, ideas naman na pwede mong gawin habang nasa abroad ka dito sa foreign land, hindi sa Pilipinas. So,
don't forget the notification bell para updated ka dun sa bagong video ko, guys. God bless you all. Bye-bye! Thank you for watching!